bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Judith Estrada Larino. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programang Dear Ate Juday. At syempre, ang inyong lingkod, person na person po, ang inyong Ate Juday, Judith Estrada Larino. Mamaya ho ha, hanggang mamaya ho tayo ng 9:45 ng gabi. At antabayanan nyo ha, sa second part ng ating programa, lagi naman ho yan, yung ating pagbibigay daan po, no, sa inyong sa session ng ating mga coach. Kung may mga tanong kayo, kagaya mamaya, no, merong ilang part ba si coach? Ay, second part pala. O, yung mga remaining questions, no, kasi nung the other week, no, last week, merong sinagot si coach na around 5 questions. Teka, si coach Andy Christine Bautista Ambrosio po tayo ngayon, ha? Because it's Wednesday, no? Meron pa siyang sasaguting around 4 or 5 pa na questions din, ano? So, antabayanan niyo ho yan, mga kaibigan. Baka parehong tanong or medyo doon na tinutumbok. Yun na tinutumbok ng inyong mga tanong. Ayan, na gusto niyong masabi or i-inquire kay Coach Andy. So mamaya ho antabayanan nyo yan sa ikalawatuling bagay po ng ating programang Dear Ate Juday. Ayan, at bago ho tayo lumawig sa ating pang mga kwentuhan sa first part po ng Wednesday edition po ng ating programa ngayong gabi, lakon po muna natin ang ating segment na nasusulat. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Unang Korinto 15:33. Ngayon mga kaibigan, ang ating pagmumuni-muni, oo, gabi-gabi, dito po sa ating programang Dear Ate Juday, yan po ay sort of pangapaalala lang po natin yan, ano, na galing po sa pinaka-importanting aklat sa ating buhay, ang Biblia, ayan, ha? So, yun ha, ulitin mo natin. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Unang Korinto 15:33. At eto na nga mga kaibigan, oo, salamat sa ating Panginoon, no, sa pagkakataon na tayo muli makapag-broadcast. Ulit-ulitin ho natin yan, ha? Siyempre, salamat din sa ating Panginoon dahil nandyan kayo, yung ating mga angels na nanonood sa pamamagitan po ng Facebook page, Facebook Live, no, ng DWIZ, maraming salamat po. Gayun din sa YouTube channel ng DWIZ, of course, sa IZTV, the news company. Thank you so much mga kaibigan, ha. At syempre, dun pa rin sa mga walang kupas, hindi talaga kukupas ang mga nakikinig sa ating transistor radio. Talaga sinisenyas ko pa sa inyong mga talapihitan po. 882882. Madali namang hanapin eh, no? Although medyo nasa dulo, pero malino naman po ang dating ng DWIZ. So, mamili ho kayo dyan, kahit ano dyan, basta kami ho'y malinaw na makakarating sa inyo mga kaibigan. Hindi lamang, alam namin, nag-enjoy at mag-enjoy pa kayo sa aming mga programa, no? Hindi lamang ho sa Dear Ate Juday, kundi sa iba pang programa ng DWIZ. Ayan, 882. At eto na nga! Oo! So, nais nating wait lang, ha? Oo, kasi ito binigyan ako ni Engineer Danyan ng kwentahin. Sinisip mo si Engineer eh, no? Oo, ayan. So, ayan, may kwentahin pa eh, no? Ito na nga. Oo, nais nating batiin. Uy, ito. Happy birthday today! Oo, inuna ko na. Pero kahapon binati na natin siya, no? Oo, siyempre, ang isa po sa ating masisipag na communication assistants, ayan, si Ate Yasmin.
ating iya, si Yasmin Pantalyon. Ayan. Oo. Eh, si Ate Yas, mukhang hindi lang ho isang araw ang birthday niya. Kasi yung isang araw namin, okay na eh, no? Salamat sa Diyos. Nasagot na yung pangailangan naming pangsignura. Pero parang may blessing pa talaga si Lord eh, sa susunod na mga araw. No? Mukhang isang buwan ang kaarawan na yun si Ate, buong November eh. O, diba? Naku, huwag niyong bibiruin si Ate Yas. Talagang iba yan. Ayan, diba? Ayan. So, Ate Yas, ang wish namin sa iyo ay mas gumanda ka pa, mas sumaba pa ang iyong hair. Hindi, yung tunay na wish natin eh, mas magandang kalusugan pa. Ayan. So, syempre, ma-enjoy pa natin yung buhay, lalo na't merong love of her life. O, diba? Si Kuya Melchor. Hello, Kuya Melchor! Ayan, syempre, yung tatlong chikitin ni Ate. Ayan, Ate Yasmin Pantalyon. Happy birthday sa'yo. Uy, singit ko lang to ha, kasi na-miss ko siya kagabi na batiin ano, yung akin pong isa sa mga college classmates, no? Si Patrick Tulfo. Happy birthday sa'yo, bro. Si Patrick ko ay ugali niyan ganito eh. Oo, pag gano'n sa aming group chat, yung aming GC, no? Pagka nagkakayaya ang lumabas, syempre mahirap kasi may mga schedule, syempre lahat, may family na, no? May trabaho din lahat, and all that, ayan, mag-go yan, oo. Mag-go siya, okay, fine, o, sige, see you, kita-kits, ganyan. Pero pagdating nung araw na yun, wala siya. O, di ba classic? Sinirang daw kata, bro, no? Ayan, happy birthday sa'yo, Patrick Tulfo, ayan. Oo, at wish ko din yung magandang kalusugan mo kasama ng buong pamilya, no? At pakikamusta mo naman kami kay Bossing, kay Tito Mon Tulfo, na tatay niya kasi yan, si Tito Mon. And so, ingat ka, bro. At see you soon, o, diba? Eto, birthday din today ni Maros Valencia Chongson. Hello, Maros! Ayan, si Maros po ay isa sa aming mga nakasamang production assistant po dito sa DWIZ. Oo, siya ay nakatutok na, no, yung sa unang batch, no, ng Karambola anchors, no, si Sir Ed Javier. Ayan, yung kanyang bossing dati. Ayan. So, si Maroso ay yung taon din na si Maros Ed. Happy birthday sa iyo, Maros. Ayan, ingat ka ha, ingat ka lagi. Of course, nais natin batiin ng happy birthday si Joy Carlos. Ayan, ng accounting department po ng Aliu Broadcasting Corporation. Ayan, ang ganda ni Joy dun sa ano niya. Sa picture dyan sa labas natin, no? This is screen. Oo, napaka, ano, positive yung kanyang aura, no? Ayan, happy birthday sa you, Joy Carlos, ng accounting department. Si Ate Yes din, oo, ito naman si Ate. Makatext naman agad. Kamonitor pala, no? Oo, maganda rin si Ate Yes to. Oo, dun sa kanyang... O, di pa salamatan mo na si Kote. Oo, si Kote talaga. Oo, yung ating magaling na graphic artist, no? Si Ted Alpe. Kasi siya yung nag-ayos nun eh, diba? Ganda-ganda natin yung ganang gawa ni Kote, no? Hindi, ito sa Ate Yes, pinamaganda talaga. Anyway, naku! Usapang maganda. Dito lagi tayo mga kaibigan. Usapang maganda, usapang positibo, usapang makatuwiran. Dito po yan palagi ha. Hindi lamang sa programang Dear Ate Juday, no? Kundi sa lahat po ng programa ng DWIZ. Diba? O, eto na nga. Nais ating pasalamatan ang ating mga angels. Ayan, si Sir Marlon Benavides, si... Angela Redaha, kasama si Mama Emma Redaha, of course, kay Nelson Malinaw ng Virginia, USA, si Ma'am Tizen Roman, si Ma'am Ning Absere de Leon, salamat po sa inyo. Si Sir Ramon Abadillo, thank you po sa inyo, sir, ng Santa Rosa, Laguna, si Ma'am Susan Jeronimo, si Ma'am Andrea Jong, si Ma'am Annette Allegredi, si Ma'am Zoraida, si Ma'am Marlene Memaloto, si Ma'am Lilin Araneta, kay Miss RG Chell. Salamat po sa inyong pag-monitor sa ating programa. Ganyan din po si Sir Jerry Villar Esguera, si Sir Halon Hailon, si Sir Martin Aliling ng Imus Cavite, si Ma'am Aileen Giang Castro ng Dubai. Uy! Si DJ Handsome Hugan ng Binyan Laguna. Hello, Direk! O, diba, bongga? At
Sister Anjo Bioko, salamat po sa inyo. Si Brother Rodelio Sula, thank you po sa inyo. Ingatan naman po tayo, no? At salamat po sa Diyos, ha? Si Ma'am Girly Canlas, si Ronel Sacrominio ng Cavite. Ayan, si Ma'am Algie Francisco Bobon ng San Andres, Bukid, Manila. Si Ma'am Zoraida Calumente, thank you po sa inyo. Of course, si Ma'am Arlinda Constantino Ibanez. Ayan, ang boga, diba? Maraming salamat po sa inyo. Nice ko nun palang i-greet, no, si Sir Nestor Doria, no, yung ating Provincial Network Chief, no? Sir Ness, si Justice Alex Cruz, of course, no? Yung aking ninong at siya pong namumuno ngayon sa Governance Commission, ano, for the daily morning prayer, ayan, through Viber na sinisend niya. Thank you, Ninong. And ingat po kayo, ha, kasama ang buong family, and of course, kay Ninang Evelyn Quiroz. Ayan, ingat kayo. At nais kong batiin din pala ng, oh, good evening, si J. Mark Dagala. Mark in and mark out. Alam niya na yun. J. Mark, hello, kamusta bro, ha? Kita-kit soon. Ayan, si, syempre, itong ating security officer, matinik to, si Emmanuel Maose. Ingat lamang po, ha? Ayan, at nais ko rin batiin at, well, get well soon, ano, sa ating pong, si Sir Marvin Estigoy, ang ating Vice President for Sales and Marketing. Sir Marvin, kayang-kaya mo yan. Oh, may awa ang Diyos palagi, no? Awa tulong niya, eh, gagaling ka naman kaagad. And see you, ha? Ingat po, ingat lagi. Anyway, mga kaibigan, yan po ang ilan sa ating mga pagbate ngayong gabi dito sa ating programa. Unang bagi po ng Wednesday edition ng programang Dear Ate Juday. At syempre, sa nalalabing ilang minuto pa, no? Sa first part ng Dear Ate Juday, ayan, paulit-ulit ako eh, no? Makita mo na yung mukha ako sa Ate Juday na eh. Oo, eto ho, isi-share ko lang ho yung ilang pang mga malalaking balita po, no? Pero mamaya, tabayanan nyo dahil ihatid po ni, may mga update din, no? Si Abby Malanday sa News Update pagkatapos po ng ating programa. Alright, naku, eto na nga po, apat na reunion po ang isinailalim na mismo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa state of calamity dahil po sa bagyong Paeng. Kabilang po dyan ang Region 4A o itong Calabar Zone, itong Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Gayun din po ang Region 5 o Bicol Region, ang Western Visayas at ang Barm o itong Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ayan. Inilabas po ang deklarasyon upang mapabilis ang pagbangon at pagtugon ng gobyerno sa pangangailangan ng may 1 milyong populasyon na apektado po ng kalamidad. Iiral po ang state of calamity o itong deklarasyon ng state of calamity sa apat na rehiyon. Ulitin natin, Regions 4A, Calabar Zone, Bicol Region, Western Visayas at Barm, no, ng 6 months. Ayan. At kung well, ang atin naman pong gobyerno ay puspusan din, ano, ang ginagawang pagkilos para unti-unting makabawi po, no, at magbalik sa normal ang sitwasyon sa mga nabanggit na rehiyon, no. So, dun sa mga kababayan natin na bahagi po ng mga o residente, no, diyan sa naapektuhan ng bagyong Paeng, eh, desa lang po tayo, sabay-sabay po tayong manalangin, no? At bahala na po ang ating Panginoong Diyos na ibigay yung mga instrumento na kailangan po para po tayo ay makabawi. Ayan. At syempre, nandyan lagi yung ating gobyerno, no? Na tutulong po sa lahat. Ayan. Samantala, patuloy naman po ang isinasabuang monitoring itong PNP sa mga uuwi at galing sa mga probinsya. Ayan, ayon ito kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, inaasahan daw po nila hanggang ngayon ay meron pang mangilan-ngilan. Baka yung iba nag-ano na rin, ano? Nag-file na rin ang kanilang leave. O kasi Monday and Tuesday, special non-working. So Wednesday, Thursday, Friday.
O, tatlong araw. Baka yun ay diniretso na rin. Although, ang PNP po ay still on heightened alert until the 4th. Oo, ng Friday. Mm-mm. Sa buong bansa yan, ha? Oo, kasi yung iba, hindi naman talaga eksaktong pumunta ng... Eh, iba nga, last week na eh, diba? Last week pa, nagpunta na ng mga sementeryo, dumalo na sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay, diba? So, yun, ha? Oo. Sabi po nitong si... ipinabatid nitong si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Meron silang reserve force para tumugon sa undas at pagagupit po ng bagyong Paeng. Yung bagyong Queenie, no? Nauna si Paeng pero ang tindi ng epekto nitong si Paeng. Si Queenie ay kumalma na, no? Salamat naman sa Diyos. Pero itong si Paeng, talaga namang parang bumibira pa. Sa epekto nung, sa tindi at lawak nung epektong iniwan niya, pinsala amin, no? Matindi yung epekto talaga ng bagyo. Ayan, ayon po kay Fajardo, maliban sa mahigit 40,000 pulis na na-deploy para sa undas, mayroong higit kumulang na 15,000 reserve force ang PNP sakaling kailangan po ng adjustment sa deployment. Diba? Samantala, today po, no, nagsimula na ho ang full face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan dito sa Metro Manila. At ayon po sa Department of Education, no, ay nasa 94% po ang nagkasana or naituloy, no? Oo, ang full face-to-face classes. Ayan, dito yan sa Metro Manila. Oo, nasa, ipinabatid po nitong si Education Spokesperson Attorney Michael Pua, nasa 827 ng public schools ang nagpapatupad ngayon ng limang araw na in-person classes sa Metro Manila. Starting kanina yan, starting today. Ha? So, nalalagintay naman daw po ang DepEd ng feedback mula sa kanilang regional directors kung may mga problema kinakaharap sa unang araw ng pagbubukas ng klase para ito daw ay agad na matugunan. O, sa ngayon, maayos. Sana magtuloy-tuloy na rin, ano, para maging maayos nga ang pagbubukas ng face-to-face klase. Samantala, eto pa, naku! Itinuturing na rin pong global health emergency ang monkeypox. Ayon po sa WHO o itong World Health Organization, batay naman sa kanilang emergency committee meeting, pasok pa rin daw po sa criteria ng public health emergency of international concern ang nasabing virus. So, pinaburan ito, pinaburan naman nila, WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus ang naturang payo ng mga expert. At ayon sa WHO pa, wala po nang kumalat ang monkeypox, no? Sa West African countries, 36 katao na o 36 katao nang nasawi mula sa 77,000 kaso sa 109 na mga bansa. Grabe, ang dami. Affected, ano? Sinabi pa ng WHO na ang bilang ng mga bagong kaso ng sakit sa buong mundo ay bumaba po ng 41% sa nakalipas na 7 araw kumpara po sa nakalipas na linggo. Ayun! At eto mga kaibigan, ano, panghuling balitang ihatid namin sa inyo, no? Halos 90% po ng kaso ng pagpaslang sa mga mamamahayag ay hindi pa raw nare-resolba. Ayun. Ayon po ito sa UNESCO, kaya't nananawagan sila, no, sa gobyerno ng mga bansa na puspusan na ang gawing pagkilos para matiyak na may imbestigahan ang mga pagpaslang sa mga journalist at matutukoy at itong pinakamalaga, mapapanagot ang mga nasa likod ng mga nasabing krimen. Bigyan din po ni UNESCO Director General Audrey Azoulay na hindi mapoprotektahan ang freedom of expression kung nananatiling mataas ang hindi pa nareresolbang kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag. Tinawag na shockingly high. O, diba? Shockingly high ng UNESCO ang bilang ng mga journalist killings sa buong mundo. Sa pinalabas nitong report,
po ng paggunita ng International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. So around the sa monitoring po ng UNESCO, no? 70% halos ng kaso hindi pa nareresolba yung pagpatay ho sa mga journalists, no? So nakakalungkot pa rin, ano? Pero nakakalungkot talaga. Pero yan naman ho ay dapat na tinututukan din. At tinututukan na rin naman, ano? Kasi sabay-sabay talaga ang hagupit ng mga pagsubok. Alam nyo, di ba? May bagyo, may ganito, may ganyan, etc., etc. Anyway, ang ating dasal, no? Matapos na ito. At syempre, tayo rin ho, bilang mga mamamayan ng ating bansa, makiisa sa gobyerno. Para naman ho, diba? Mas maging maayos yung magpapatakbo po ng ating o sa ating bansa. So, bangunan yan, syempre, ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan. And so, mga kaibigan, unang bagay pa lang ho yan, ha, ng ating programang Dear Ate Juday. Second part, loobin ho, ay makasama na ho natin ang ating Wednesday coach, sa katauhan po yan ni Coach Andy Christine Bautista Ambrosio, para ho sagutin yung ilan sa mga tanong. Ayan, ninyo, o ng ating mga kababayang nakamonitor dito palagi sa Dear Ate Juday. So, huwag po kayong aalis, ha, kaagad-agad. Magbago ang ating programa makalipas lang po ng ilang paalala. Ate Juday. Yes, balik tayo mga kaibigan sa ikalutuling bagay po ng ating programang Dear Ate Juday ngayong midweek. Ibig sabihin, Miyerkules na ng gabi, no? At lagi po natin kasama ang ating co-anchor at may-ari ng Miyerkules. Miyerkules ng gabi, Wednesday night dito po sa ating programang Dear Ate Juday, ang ating coach na pang sigurong-siguro talaga naman, ha? Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. Coach, good evening! Good evening, Ate Juday. Magandang gabi po. Ayan, kamusta ka naman? So, ako naman, bilis ng araw, Wednesday, no? Tapos, long weekend. Oo nga, ang bilis ng araw, ano? Pero yung iba, si Judy bukas may pasok na eh. Sabi ko nga parang siya yung nag-long weekend, no? Swerte. Pero yung iba, diba yung, I mean yung sa public schools, diba? Face-to-face na sila starting today. Nag-start sila kanina. Ayan. So, teka lang muna. Engineer, parang medyo mahina ang dating sa akin ni coach. Pero coach, ako malinaw naman sa iyo, no? Yes, malinaw na malinaw. Pakilakas ng konti lang, engineer. Ayan. Teka, ayan. Hello, coach. Ayan, lakas ang boses ko, ate. Hello? Ayan, okay na. Thank you. Ayan, nang-storbo pa tayo. Okay. Mga kain sa engineer. Sorry naman, nagkakapi siya pala. Ayan. Oo, yung iba kasi, no, pero sabi nila may 94% daw ng public schools, no, dito sa NCR, talagang nagpatupad na ng full face-to-face. Ayan. So, sabi nga natin, ano, mag-ingat lang yung mga bata, lalo na, pero syempre sa pag-iingat nila, kasama yung mga magulang dun, pagpapabaon mo ng mga health kids, yes. Diba, coach? Oo, kaya lang ate, ang catch doon is, of course, bago pumasok yung mga bata, well-prepared, diba, nakamask, yes. Hygiene kits ka, so we are talking about really little kids, like, you know, nursery or kindergarten, diba, kakulitan pa yan eh, alam mo yun, hindi naman makokontrol na ng magulang yun sa eskwala. Oo, at parin nila yun. Oo nga, totoo kaya naman. Tapos parang, ano tawag doon yung... Makakakita eh. Oo, nag-aharot pa sila, di ba, coach? Mm-mm, sabi kayo nakipagkita sila. Yakap, di ba, lalo na yung mga, ano, yung cute little ones, ika nga, ano, yung sabi mo, tama, nursery, sa preschool, no? Diba, oo, hindi naman yung tulad ng mga at least 9 years old above na pwede nila talagang pagkatiwalaan na pwedeng... Remove your mask. Correct. Just keep it on. Pag gano'n, hindi. Diba? It's exact opposite yung sinabi mo yung gagawin. Hindi po pwedeng ano, pagkatiwalaan eh, no, na tama, umupo ka lang dyan, ha? Unless sabihin ni teacher na tumayo ka or andyan na yung sundo, dyan ka muna, isa-isa lang, one by one. Mga ganun tipo, coach, no? Ang mga ganun edad. Kaya, anyway, kaya good luck po sa ating mga teachers. We have teachers. Oo. Salamat po sa inyong
pagtuturo at pagbabantay sa mga bata, and especially now sa mga schools natin. Kasi they'll be the ones to see if the kids are following the safety protocols. If not, sila din na mananaway, sila din. Ay, ang hirap din yung responsibilidad nila. Tama. So, good luck and thank you sa kanila. Kaya nga nakakabilib yung ating mga guro, no? Lalo na sa preschool, kasi ang hirap control ng mga bata eh, di ba? Oo, mahirap talaga. So, kaya yung mga kids namin, next week sila babalik na. But thankfully, hybrid pa po sila. So, like one week face-to-face, the next week online, et cetera, et cetera. Anyway, naku coach, ayan ha, basta mag-ingat lang tayo palagi, no? At responsibilidad na tulungan natin yung mga teachers. Mabuti naman sila, lalo na yung tayong mga magulang coach, no? Ibili ng mabuti yung bata or kasama yung mga health kits nila, di ba? Although meron naman na sila dati pang health kits eh, iniiwan dun sa kanilang mga lockers sa school, di ba coach, no? Pero ito kasi ibang sitwasyon ito ngayon eh, di ba? Andyan pa rin yung COVID, bagamat bumababa na yung kaso, sana magtuloy-tuloy na hanggang tuloy ang mawala, di ba? Pero mag-ingat pa rin tayo lagi, no? Anyway, naku coach, eto na nga, nung isang linggo, naka-apat ba, ilang tanong tayo, no? Pero, maganda mo na, maganda eh, no? Naisip ko kasi ikaw maganda ka. Hindi maayos at maliwanag na itawid sa atin yung mga sagot, no, ni coach dun sa mga tanong yung mga kaibigan. Pero coach, meron bang naiwan? Eto, simulan ko na ha. Okay. Galing kay Miss Winnie Cortez ng Pasig City. Sabi niya, kapag hindi na-sustain, tama ba, ang pagbabayad ng quarterly payment ng insurance, forfeited po ba kaagad ang nasabing policy or pwede raw ibalik? Siguro yung parang babawiin mo, ganun? Okay, sige. Sagutin natin siya ng dalawang paraan. First is, ano muna yung produktong binili niya? So, kung ang binili mong life insurance product is a VUL, so kung natatandaan nila, VUL, ibig sabihin po, may insurance product siya na merong investment. Mm-hmm. So, ibig sabihin, habang nagbabayad doon tayo, meron ding naiipong pera din sa insurance policy niya. So, doon sa tanong niya, paano siya nakabayad itong quarter na to, no? So, malalaps ba o nawawala ba yung insurance? Kung may sapat na pera pong naipon na doon sa policy niya, hindi na necessary na mag-relapse ka agad yun. Kasi doon pwedeng hugutin ng system yung mga minimal monthly charges nun. Mm-hmm. Okay, kung meron na siyang naipong pera. Now, kung ang binili naman yung product, this is a traditional product, meaning yung walang naipon na pera dun sa insurance niya. Mm-hmm. Possible na malapse yun. Kasi generally, sa insurance, mapag-VUL or traditional product, may tinatawag tayong 30-day grace period. So if within, kumari mo, yung due date niya, hindi niya agad nabayaran. Whether it's VUL or traditional, they have a 30-day window to settle the payment. Ngayon, kung hindi pa rin umabot sa 30-day grace period, ang 30 days? Na pwede mag-lapse. Opo, yung kanyang insurance. Oo. Eh, yung tanong niya na mababawi ba? Oo. Well, wala siyang mababawi kapag po na-lapse yung policy niya. Hindi talaga. Opo, yes. Pero yung tama yung sabi mo, yan nga yung tinuloy mo na rin, coach, no? Galing mo talaga. Nabasa mo yung isip ko kasi gusto ko rin itanong. Yung follow-up question sana, until when parang papayagang hindi ka makapagbayad agad? Yung pala 30 days lang, tama? Yes, opo, sa grace period. Although, noong 2020, noong onset of the pandemic, I can speak for the company that I represent, no? They implemented a 90-day grace period. Medyo mas mahaba kasi naiintindihan ng company na, diba, ang daming lumaretres sa trabaho, ang daming hindi makapasok, So, nagkaroon ng liwi yung si Sun Life na ginawa nila 90 days yung equal na 30 days. So, pero yun na yun, exceptional situation kasi nung time, but now it's already back to the usual 30-day grace period. Aba? Di, okay rin pala yun, ano? Oo, pero ano ba yun, coach? Dapat bang hintayin mong, hindi hintayin eh, no? Yung parang pag umabot ka na nga dun sa, mapapawalang say-say na yung iyong policy. Hindi ka na babayad. So wala ka na talagang makukuha. Yes, ang policy una-una, saan mo binayad mo? Kasi hindi po yung mababawi. Diba, hindi po yung mababawi. You've already paid for it. Now, kung makakalaktaw ka ng payment at pati yung grace period, hindi na sa nakuha, wala na po talaga. Wala na talaga.
Yes. O, so wala mga promissory note pa yan, coach, no? Basta dun sa panahon na ibinigay sa iyo. Yes. Lalo na sa Sun Life, no? Malaki pala yung malaki yung panahon, ano? Opo, unprecedented na mga circumstances tulad nga po na nangyari ng pandemic. Oo. And extend talaga yung grace period. Makapagbayad. Ayan ako. So, dapat talaga, since na-customize naman, yun talagang kaya lang natin or sa tingin naman natin, mapupunuan natin, di ba? Opo. Ayan. And the purpose of this nga na, at the start pa lang, kung naalam na ni agent or ni advisor to client, ano ba yung mga numero? Ano yung budget that you can really commit to? Kasi para hindi gusto na mahirapan in the future sa mga succeeding payments. Kasi sa insurance, hindi lang naman yun sa initial bayad, di ba? Hindi lang naman po yun sa application. It has to be a committed kind of payment na on your due date. Pabayaran mo siya para magpanatili yung insurance policy niya. Oo nga, oo. Anyway, nako. Thank you, coach. Oh, second question. Galing, ay coach, parang nakakatakot ko. Pero babasahin ko na rin ha. Galing kay Sarah Mamahalin ng Marilaw, Bulacan. Ang sabi niya dito, coach, eto ha, paano po pag suicide daw yung case o dahilan ng pagkamatay ng isang holder ng insurance policy? Paano yun? Ano po siya, considered non-void, hindi po siya i-honor kapag po ang manner ng pagkamatay ng tao ay sa pamamaraan ng suicide. Hindi po siya i-honor, unfortunately. Oh, non-void. Hindi natin siya i-encourage, diba kasi? Totoo naman, mga tao. Hindi pala. Kasi may mga ganun pagkakataon, diba? Or maybe because I've seen a lot of movies or movie, pero diba, ang dami mga ganun pagkakataon na sobrang desperado ng the case. Yes. Patre de pamilya, diba? Alam niya may insurance siya, so kikitling niya yung sarili niyang buhay para, diba, may mabuhay yung beneficiaries niya. Oh. So that's possibly one reason kung bakit hindi siya covered. So, ayan ha. So, hindi pwede talaga. Eh, syempre naman, diba? Although, matapang yung nagtanong sa atin, coach, ha? Yun talaga yung tiyanong niya. No? Pero diba? Ay, eto. Oo. Galing kay Sander Inokalia ng Pasay City. Ah, eto yun. Yung kung may investment daw ba sa insurance. Ah, yes. Yun po yung tinatawag natin kanya. Yung binanggit natin kanina na BUL insurance. Mm-hmm. So, life insurance siya na merong component of investment. Meaning, a portion of the premium amount or yung halaga na binabayad nila, ini-invest po yun ng insurance company. Kunwari sa stock market, no, para yung kinikita nyo, babalik yun sa kanyang policy at yun yung kanyang naiipon na pera. Yun yung parang pinaka-investment po. Pero ano yan, coach? Yung, syempre kayo pa rin magpapaliwanag kung anong, kung saan particularly sa stock market niya ilalagay yung pera or ang yes, ano na, ang insurance fund, sa company na. They get to decide po kung saan fund allocation niya ipapasok yung kanyang pera. Ooh. So, siya ba ay agresibo investor? Moderate lang o siya yung konservatibo? They get decided. Pero syempre, kaya na po yung final decision. But we do give recommendation. Pero syempre nga kayo nga ang magbibigay ng recommendation or siya na rin. Pwede na rin na siya magtanong ng expert din eh, di ba? Yung mga financial experts. Stock market experts for that matter, no? Ayan, ako. Pero ito pala, coach, may follow-up question din ako dito eh. Ano ba yung panahon? Nakapaghulog ka na ng 2 years or 3 years dun sa yung insurance policy na pwede kang magbawi ng pera dun, mula dun sa investment mo? Parang kung kailan sila pwedeng makakubra. Makakubra. Wow, I like the term kubra. Actually, when it comes to BUL, ate, anytime naman, yung pera nila doon, it's withdrawable. Kaya it's withdrawable. Okay. Just that, yung mga insurance agents nila, advisors nila, ipapayo sa kanila at the minimum, no, at least within the first 5 years. Sana huwag muna nilang galawin. How's that? 5 years? At least within the first 5 years, sana huwag muna galawin kasi usually, ganun window, maliit pa yung maiisang pera eh. Sayang naman, diba? Why are we saying this? Kasi, well, at least ako, I'll speak for myself. When I meet my clients, I usually ask them first, ano ba yung mga goals nila in getting this product? And 99% of the time, they say, it's
for the future. Oh, either oh, yun kung sila ay mamatay or kung tumanda sila, meron silang naipon. And when you see pag tumanda, may naipon, that's a very long window from today, right? So mahabang-mahabang panahon yun. So, kaya sinasabi ko na kung sa level ng taon, sana huwag mo yun nilang galawin. No? Mm-hmm. Pero sa katotohanan yan, anytime pwede silang mag-withdraw ng pera doon. But the disclaimer is, hindi nila pwede ubusin or ideally hindi lang ubusin yung laman ng pera nila doon. Kasi pag inubusan nila yun, again, sila wala na yung insurance policy nila. Diba? Kasi meron tayong sinatawag na monthly admin charges, you know, to keep the policy in force. Teka, for this question na, may follow-up question pa. For that issue pala, no? How much daw ang minimum at maximum na pwede mong i-withdraw? Meron ba kayong capping na tinatawag dyan, Coach? Wala namang minimum or maximum amount, no? For the minimum, any amount that they want. And then for the maximum, again, as long as they do not withdraw all of it, at may matitira pa rin na halaga to cover the monthly charges, that's fine. Pero pagka the moment na nag-withdraw sila ng malaking halaga from their fund, then most likely, most probably, they will have to make payments again. Kasi nga, the monthly charges pa hindi natawag. So, pag inubos nila yung laman ngayon, at hindi sila nagbayad ulit ng panibago, di mo ubos yung laman, mag-negative siya. Magwawala yung policy nila. Mawawala yung coverage. Oh, okay. Anyway, eto, last question na to, Coach, ha? Tapos pakakawalan ka na namin. Ronaldo Cuenca ng Imus Cavite. Ang sabi niya, 2,500 per month ang hulog sa insurance policy. Pwede po ba daw mag-downgrade or pagka mas maraming kita, magpa-upgrade, depende sa sitwasyon? Okay, sige. Sabutin natin ang hiwalay, no? First is, pwede mo mag-downgrade. Mm. By definition, pag sinabi niya downgrade, kung 2-5 per month yung kanyang payment, officially, no, ibabase din sa document niya, he or she is not allowed to downgrade. Kasi sa kontrata niya, nakalagay 2-5 per month yung kanyang hihulugan. Okay, now, there's a way around it. Okay, hindi siya pandaraya or anything, but a lot of people do it. Kung halimbawa nakaka more than 3 years or more than 5 years na insurance policy mo, so more or less ganun period, malaki-laki na ng kaunti yung naiipon yung investment or malaki-laki na naiipon yung pera. Uh-oh. I have several clients and in my case, sometimes I do it, no? Especially dun sa mga more than 5 years ko na insurance. Ano, minsan, about to, kulang yung budget, kunwari kung 2-5 months yung nasa contract niya, pwede niyang ganun 2,000 or 1,500. Again, kung meron ng enough na naipon sa insurance niya. Mm-hmm. Okay. So, pwede niya ibaba. Bakit? Kasi meron naman ang naipon dun eh. So, ibig sabihin, the charges, kung kulang yung binayad mo, pwede yung hubutin dun sa existing ng naipon na pera. Okay. Yun. So, pwede po yun. A lot of my clients do that. And during the, yun nga, simula po ng pandemic, I recommended it to several of my clients na naapektuhan yung mga trabaho nila. Oo. Na kung hindi nila kayang bayaran ng buo, there at least this certain minimum amount pwede po nilang bayaran. Mm-hmm. So that's the first one. And then the other one is yung upgrade. Oo. Right? So the question is, can he or she upgrade the current amount that he or she was paying for? Now, kung again, dun sa contract niya, sa papers niya, nakalagay, binabayaran niya is 2,500. Yes. So, and then if, let's say, gusto niyo gawin 3,000 or 4,000, so pwede po yun. Okay, pero ano nangyayari? Yung insurance coverage niya, let's say, insured siya for 2 million pesos. That coverage will stay the same regardless kung tataasan niya or bababaan niya yung hulog niya. That will never change. Basta na-approve siya at nakakontrata na. Ano yung magbabago? Ano yung bearing niya? Now, the impact of it, the positive impact of it would be on the fund value or yung investment or yung perang naiipon. Mas mataas yung posibilidad na mas mataas yung projection ng kikitain niya kasi mas malaki yung hulog niya than the usual na naka-approve dun sa papers niya or sa contract niya, right? Mm-hmm. Now, there's a follow-up to that. Paano kung sabihin niya, so yung maiipon pera ko yung lalaki. Eh, paano kung ang gusto ko lumaki yung insurance coverage ko? So, in this case, in this example, 2 million yung coverage. Gusto niya ganun maging 4 million pesos yung coverage. Now, the answer to that is, he or she will have to buy another insurance policy. Ay! Kapag coverage yung gusto mong palakihin. Ayun, oo. So, ang pagkaintindi ko, Coach, dito sa tanong ni Sir Ronaldo, no? Basta, whether, pag in-upgrade mo, hindi siya pwedeng
hindi tataas yung halaga ng insurance mo, tama? Yes, hindi magbabago yung mag- hindi magbabago. So kung 2 million lang na-insured ka, 2 million lang, kahit na tinaas mo pa yan. Yung hulog mo ng monthly or per 3 months, no? Quarterly. Quarterly, oo. The coverage would stay the same. So, ang magtataas lang dyan would be the projection ng naiipon ng pera or yung investment niya. Kasi nga, mas malaki yung hinulog niya. Oh, yung lahat mapupunta yung dinagdag niyang hulog. Possibly, mas malaki din. Opo. Ayun. Nako. Ayan ha, sana nasagot na nung naliwanagan kayo dun sa sagot ni coach, no? Sa mga tanong. Pero natakot ako dito sa suicide lang yung case, coach. No? Pero madami nagtatanong yan. Surprisingly, may mga so, sinasagot ko na kaagad talaga, naku ha, hindi po yan i-honor. So, kung nag-iisip-isip po kayo, kalimutan nyo na po yan. Oo. Pero talagang, pinaka-key pa rin dito, coach, no? Yung iyong communication sa iyong agent, no? Sa inyong mga experts on this, no? Para mas mapaliwanagan sila. Kasi ikaw, sa kagaya mo, no? Talagang pinapaliwanag mo. O tinatanong mo yung client mo na may tanong ka pa ba? Kung hindi man, ikaw na nag-volunteer dun sa ibang information, no? Na dapat niya ding malaman. And they have to be, they have to keep in touch. Hindi yung sa umpisa lang, diba? Para, yun nga, para kung may mga tanong, it's for the client to get in touch with the advisor, with the agent. Oo. Anyway, coach, nako, maraming salamat sa iyong panahon. Alam ko nga, busy ka kahit gabi na. Marami kang tinututukan. Pero okay, yung contact details na lang, coach. Sige po. They can get in touch with me sa aking numerong 0917-716-2418 or research po nila ako sa social media, specifically Facebook Messenger. Ang pangalan ko po doon ay Andy Christine Bautista Ambrosio. So, yun po, I'll be happy to assist them for any questions that they might have. Yes, thank you so much, coach. Ingat ka, good night. Yes, see you next week again. Continuation ng ating Q&A. Maganda po ganitong format. Yes, bye-bye, see ya! So, ayun mga kaibigan, ang ating pong coach for tonight. Ayan, syempre, araw niya itong, o gabi niya, itong Miyerkules, midweek, ano? Usaping pang siguro tayo palagi dito sa ating programang Dear Ate Jedi. At ito na nga, dakwala po natin ang ating segment na gabay natin. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may magpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. Nagulat. Parang nagulat, no? Ating programa ngayong gabi ng Miyerkules, sinatigit sa lahat ang ating pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na tayo po'y makapag programa muli dito po sa hindi lang may todong lakas, CWIZ 882. Ayan, dito po sa ating programa ng Ate Jedi for the street 3 nights. Ayan. Thank you for this week. Salamat po, Panginoon. Thank you rin sa mga nakaagapay natin na coach, no? Kanina, si coach Andy Christine Bautista Ambrosio. Kahapon, absent pala si coach Veronica, no? Although, nung Monday, nandiyan naman siya. Bukas, ano bayanan nyo? Ano tayo bukas? Uy, alam na nila. Siyempre, usapang pang negosyo. Makakasama po naman natin si Coach Jojo Echeverry Loobin, ano? And on Friday, ibabalik po natin ang ating resident coach, Veronica Mendoza Padua, tungkol sa buhay-buhay. Ano kaya ang magandang isa-session sa atin ni Coach Veronica Mendoza Padua? Anyway, that's on Friday pa naman, ano? Bukas o, ha? Antabayanan nyo, Loobin, makausap natin si Coach Jojo Echeverry. At syempre, nais ko na rin pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa New Center. Nandiyan si Nahayasin, si Abby, si Drew, si Angge, si Rashid, si Ariam, si Jen, si Aria, si Maisie, si Micah, at si Jessa. Thank you so much sa inyo, ha? Syempre, kasama rin ang ating social media team, si Alan, si Jam, nagbilang talaga si Joanna, si Kimmy, at si Elaine. Maraming salamat sa inyo sa ating technical engineers, Chelo Pingol,
Naisip ko na eh, Fred Belamala, Jun Aguba, Derek Barreto, of course Daniel Tenco, at syempre ang ating special engineer, special engineer daw. Yung ating IT, ang ating information technology expert, Gerald Yana Bongga. Thank you mga kapatid. Ayan, salamat sa inyo ha. So bukas po mga kaibigan, Loben, magkakwentuhan pa tayo muli sa panibagong edisyon po ng ating programang Dear Atis, the Dieters, the edition naman yan ha. Susunod na ang programa talaga eh. Oo. News update, yan po ay kapapalooban naman ng mga pinakamalalaki at pinakamainit ang mga balita po na kinala po ng mga pwersa ng DWIZ News and Information Center. Mga balitang yan ay hatid po ng ating kasamang si Abby Malanday. At pagkatapos po niyan ay musika at balitaan, kasama naman po si Bachong number 3, Bert Mozo. Ayan, mula alas 10 po ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. So, maraming salamat muli sa inyo lahat mga kaibigan. Ingat po tayo lagi ha. Oo, huwag po natin kakalimutan ang ating face mask. Inawala yung alcohol ko. Hindi ko na bit-bit. Anyway, ingat po tayong lahat na grab natin ang chance na makapaghugas tayo ng ating mga kamay. May sabon ha. Ayan, kung hindi naman ilagi lang yung ating alcohol, ingat po tayo, paulit-ulit po ang ating paalala sa ating lahat na rin ha. Ingat po tayo lagi at higit sa lahat po ang ating pagdarasal na tayo po ay magtagubilin sa ating buong Panginoon para po na rin sa ating kaligtasan. Eh. Ingat po tayo, ako po ang inyong lingkod, ang inyong Ate Jedi, Judith Estrada Larino. Hanggang bukas po muli dito sa ating programang Dear Ate Jedi. Bye! See you! Ate Juday.